Bagian terkuatnya mengalami pergi. Menduduki bulan, menjadi bahagi sebagai pemimpin istimewa. Ayo tidak dipilih di jiwa, tapi ingat peristahan dan proses. Apa pemuda saat pergi jiwa yang memaga, I celebrate Father Ido Mahusay. Record and exercise. Pag-stay po tayo.
Panginoong Jesus, ipinagalog mo ang banal na Espiritu sa iyong mga alagad upang maging guro at tagapagpanggol nila. Panginoon, kaawaan mo. Ipinagalog mo ang banal na Espiritu sa iyong simbahan upang maaaray ko sa buong katotohanan. Kristo, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo. Ipinagalog mo ang banal na Espiritu sa iyong simbahan upang maging bukal ito ng pagpapatawad at pagkalanalan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga Panginoon Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patawarin tayo sa buhay. Lord, mga taga-Media, mga taga-Elam,
mga nangihirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Toronto at sa Asia. Meron pa sa ating mga taga-Phrygia at Pamphylia, Egypto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Sirene, at mga nakikipaghirahan mula sa Roma, maging mga Bugyo at mga naaakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakakapagsalita sa ating-ating wika tungkol sa mga hangahangang tuwa ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y subuhin, poon, tanayong baguhin. Espiritu mo'y subuhin, poon, tanayong baguhin. Pinupuri ka, poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakilang mo talaga. Sa daigdig, ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng likha mo'y talaga napat ang lupa. Espiritu mo'y subuhin, poong tanayong baguhin. Natatakot mga matay kung kitin mo ang ilina. Mauubisan ako pagkat doon mula sila. Tamilan mo ang Espiritu upang buhay ay ibalik, pero buhay ay bulot mo sa nalikha mo sa laiki. Espiritu mo'y susubukin ko o tayo ay baguhin. Sana ang iyong parangal ay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha, ang malamay kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana naman ay balutan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapan. Espiritu mo'y susuhin ko o lagayin ng baguhin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam natin na hanggang ngayon, ang sanglilikha ay dumarating sa paghihirap. Hindi lamang sila. Tayo man tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay magpapalutog sa samantalang hinihintay natin ang pag-aambol sa atin ng Diyos. Ang pagpapalaya sa atin, mga katawan, ligtas na tayo at inaasahan natin ang kagarapan ito. Ngunit kapag asa ay hindi mag-asa kapag nakikita na ang inaasahan. Sapagkat sino ang aasa sa nakikita na? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ito'y hinihintay natin ng buong gira. Gayun din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kalinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya ang Espiritu ang lumuluho para sa atin, sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakasasalipsik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ay lumuluho para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagsigay po tayo. Kalinga Espiritu, sa sinang buwan sa iyo, kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y magpapala upang kami magpusa. Kaibigan patlupay, sa aming manangan ang talis ng iyong buhay. Ginawang ninanais, lingin namin sa init, kapiling bawat saglit. Lubhang mananaiyaw, kami iyong silayan, ngayon at araw-araw. Kapag di ka nanangan, ay walang kaganapan ang buhay namin damal. Marami panilisin, lang tayo panariwain, sakit namin kamutin. Kami gawin nakapag, sa pag-ibig mag-alab, lagi sa tamang landas. Tugunin aming lupo, kanibigyan malugod ng iyong itong paloob. Ganti pala ay ibigay sa antuman ng buhay, ligaya ko lang hanggang. Alleluia, alleluia,
kinabagan sa ninas ng pagmamahal. Panginoon, sinabi ni Jesus sa kanyang halagad, ang paglubar ng Espiritu ng katotohanan ang papatuto mula sa Ama. Susubuin ko siya sa inyong buhat sa Ama at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoonin kayo tungkol sa akin sapagkat sa pasimula pa rin kasama ko na kayo. Marami pa akong sasabihin sa inyo ngunit hindi pa ninyo kaya unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Kalokohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong Kalokohanan. Sabagat magsasalita siya, hindi siya ng kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahahayag ang mga bagay na darating. Paralang na lang niya ako, sabagat sa akin nagmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sama ay aakin. Kaya ako sinasabi, sa akin magmumula ang pahayag niya sa inyo. Ang mabuti ba rin natin? Pinupuloy ka namin, Jesus. Pag-ibig na lang ako sa inyo lahat. Hindi ko na Pentecostes, malamang sa sabi na araw na ito ay ang pagsilang ng simbahan. Tama, ngunit yung pagkakamali sa pag-unawa natin ito. Pag sinabi na ng simbahan, ano ang madalas na bukasan sa ating isipan? Ang naisip natin yung struktura. Ang naisip natin kung gano'ng kaganda ang harap. Ang naisip natin kung gano'ng kalamig dito sa loob ng aircon. Ang naisip natin kung gano'ng tamang utupuan. Pero ang simbahan ay hindi lang struktura. Yung kamali ang unawa sa pagsilang ng simbahan sa araw ng Pentecostes. Dahil ang tunay na simbahan ay ang lubog ng mga mananampalataya na nagkakaisa sa pagsalba sa Panginoon. Ito ang tunay na simbahan. Hindi pa usunod ang lumubog ng Espiritu Santo sa bawat isa ng panahon matapos ng Panginoon ni Kristo sa lahat. Hindi pa usunod ang ganitong klaseng simbahan. Hindi ko gusto noon ang tinatawag natin ng mga papa, pope. Hindi pa rin gusto noon ang tinatawag natin ng mga monsignor, kardinal. Hindi pa rin gusto noon ang tinatawag natin na mga nagpagtulong sa simbahan. Mayroon lang na ang nalupon ng mga alaga ni Kristo na nagkakaroon ng pananampalataya sa pananiniwala sila sa sinabi ni Yesu Kristo. At doon, bumaba ang ulo ng Espiritu Santo at bigyan ng ilang ibang mga kakayaan. Hindi sa isang tao, sa lahat ng tao. Hindi isang klase ng kakayahan, ibang-ibang klase ng kakayahan. Kaya lang lumabas sa unang pagbasa, ang mga alaga ni Kristo, iba-iba ang salita nila. Naayon nila sa lahat ng klase, lengguwahe at dialekto upang maunawaan ang mabuting balita. Ano yung sinasabi dito? Pag sinabi natin ng Pentecostes, hindi ito basta Espiritu Santo, kundi ito yung kakayahan na binibigay sa atin ng Panginoon na sinasabi sa atin ng Diyos dito sa mabuting balita. Pero mayroon isang nag-aaral ng musika noon, na pag-awit, voice major.
ang sinabi sa kanya ng guro, basahin mo ito. Sabagat, napakayabang na yung babae ito, naging mayamanan, naging magaling, naging ginatawa, kung saan sa kumakata, at ubigilihan kung ano maraming bagay at sarabi. Noong siya nag-insunan minsan, at pinabasa niya yung mga taga, mga naguro, ang kasulad doon, mahal naman ng Diyos. Sinabi niya sa naguro, mahal naman ng Diyos. Sabi naguro niya, ulitin mo. Mahal naman ng Diyos. Ulitin mo pa. Mahal naman ng Diyos. Paulit-ulit ang pinapaulit. Kaya paulit ito ng naguro, hanggang sa biglang tumibot, hindi lang sa isipan niya, kundi sa kanyang puso. Mahalang ng Diyos at resipera siyang iyak. Dugos yung mga unawaan ang sinasabi ng naguro, kahit gano'ng kagaling kumanta, kahit gano'ng kagaling magbigkas, kahit gano'ng maganda ang boses mo, kung hindi nagagaling sa puso, sinasabi mo, baliwala. At doon yung mga unawaan na kung mahalaw ng Diyos, kaya kong gawin kahit ano, kaya kong bigkasin kahit ano, kaya kong ipakiwalan kahit ano nang walang takot o pamamba sa pagkaniliwala ako at pagkikigal ako. Mga kapatid, ilan sa atin nagkakaroon doon hindi ako pumasok ng simbahan. Pumasok tayo sa doon simbahan, siguro parang panamili na nainig sa labas kayo sa amin. Pumasok tayo sa doon simbahan, makikinig tayo sa pagbasa, nakikinig tayo sa pare, nakikinig tayo sa koro, pero tumitin mo ba sa isipan at sa puso natin ang ating napapanggan? Abang tayo sumasagot, sumayon ang Panginoon at sumayon rin, naunawaan ba natin sa hotel yung mga kapatid ito dahil naunawaan natin ang pagbati ng pare? Nagigintong na iba ang pagbigkas ng mga tubo natin sapagat ito ang sinasabi ng aking kaluluwa na bumubuo sa akin. Talaga po lumulong ang Espiritu Santo sa ating pagkatao ang usay nagagalak sa pagsamba sa Panginoon. Mga kapatid, ang simbahan ay tayo, kayo, ako. Ang simbahan, eskultura, ang naging daan upang maibigay natin ang ating sarili sa tamang disposisyon para mabigyan natin na ayong pagsamba ang Panginoon. Ang simbahan ay hindi natin ang struktura na gusto natin puntahan. Ang simbahan ay ang pagkakaisa ng mga nananampalataya sa Panginoon. Ang simbahan ay dinudumuhan ng Pentecostes, ng Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes. Kung tayo ay kakaroon kakayahan ng paggamitin ng mga binigay sa atin, kung gano'n, gifts of the Holy Spirit. Regalo ang binihaya sa atin ng Panginoon. Hindi tayo lahat pare-pareho at may patay yung binibigil na regalo sapagat bawat isa sa atin ay mayroong angking natatanging kalayaan upang matulungan bawat isa. Kung yung pagmamasahan dito sa ataan, ang pare ay namumuno ang una sa selebrasyon dahil lang tayo ay nakikisa sa pagliliwang. Ang koro ang umaawi mga parte ng misa, hindi lang ang pare. Ang mga taga-basa, sila ang nagbibigay ng pag-uwi sa mga pinalas sa bawang libro. Hindi ang pahingin, hindi ang koro. Ang mga nagbibigay ng umunyon, sila ang nag-aabot sa atin ng katawan ni Kristo. Hindi lang ang pahingin, hindi ang koro, hindi ang taga-basa. At yung mga nagsisimbi na dadala, yung mga kandila at mga insenso at preservers, sila ang gumagawa nito. Hindi ang koro, hindi ang pahingin, hindi ang taga-basa. Hindi ito yung komunyon. Pero lahat sila, iisa ang ginagawa. Iisa ang Diyos, iisa ang Panginoon, iisa ang pinananampalatayanan. Pero iba-iba ang ginagawa. Ganyan din tayo. Hindi tayo lahat pwede maging doktor. Hindi tayo lahat pinakailangan maging inhinyero. Hindi tayo lahat kinakailangan ng mga tagapagtanggol ng taras. Meron tagalinis ng kalsada, meron tagaayos ng trapiko, at mayroong mga bumbero. Hindi sila mas mababa sa mga magtalino at magagaling sapagat sila ay binigyan ng angking kalayahan ng Espiritu Santo. Kung wala sila, hindi natin kaya pumakuin ang pamayaran ito. Mga kapatid, ang Pentecostes ay ang pagkilala ng
pagluhod ng Espiritu Santo sa bawat isa sa atin. Pantay-pantay, walang mas mataas, walang mas mababa. Lahat tayo anak ng Diyos, lahat tayo dinaya ng Diyos, at lahat tayo tulungan ng Espiritu Santo. Ang tanong naman doon, sa paparang paraan natin ginagamit ang kakayaan ito, sa tama ba ang wasto, sa mabuti ba, o sa mali? At minsan, kung tayo'y tatanungin, kamusta ang simbahan ng Elisa Shrine? Ano yung susasagot natin? Ayun, maganda, ayun po, marami. Salamat, hindi maingay kasi sa paglalang ito. At doon, ang ganda-ganda kasi pwede kami pumalik doon sa taas. Sana, pagtinunong tayo, kamusta ang simbahan ng Elisa Shrine? Ayun, isang pamalingan na nagmamahalan, nag-iibigan, nagkakabutuan, nagpapatawalan, at nagmarag-iisa ang pinasamba. Alam ko nga, maganda din yung struktura. Sabagat kung hindi ito ang sinasabi natin, maaaring namamalin ang pangunawa natin ng kapisahan ng Pentecostes. Ang Pentecostes ay lumuo sa isang grupo ng mga mananampalataya na nagkakaisa ng puso at diwa sa pagsamba sa Panginoon. Gusto mong itanong sa inyo, tayo ba ay kasabi sa lubog ito o tayo ba ay nakatingin na at nanonood sa grupo sumasampalataya at inuuban ng Espiritu Santo? Sa kanilang mga
Espiritu, kailangan ng Diyos. Na lahat ng mga pinamampagayan sa buong mundo, lalo na sa ating bansa, ay gabayan ang mga sakit sa kapakanang panlahat. Manalangin tayo. Kailangan ng Espiritu, kailangan ng Diyos. Na ang mga pinabalisa ng mga orsino ay mga lusap ng hinhawa at lakas na dulot ng banal na Espiritu. Manalangin tayo. Kailangan ng Espiritu, kailangan ng Diyos. Tahimik natin ang panalangin ang ating mga pansariling kalinga. Manalangin tayo. Halikan ang Espiritu, Espiritu ng buhay at kabanalan. Gawin mo ang aming mapuso sa landas ng pamamahalan at paglilingkod ng kami maging tunay na makasantapan sa pagtatag ng kahirapan kung saan ka bubuhay at nagahaling kasama ng Ama at ng Panginoong Yesus, iisang Diyos, magpakailanman. Amen. Pagsigurong tayo. Ang Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurahan niya at karangalan sa ating kapatinapanan. Maraming lihat kung dalang si Pakapangyaman na ang lihat ng pag-ibig at pag-iha ay isiwalan nawa ng Espiritu Santo. Ayong ginagawa pag-aayo na siya'y doon pagnahan ng iyong katapatan sa pamamagitan ng Yesu Kristo ng Pasuwan. Amen. Sumayo ang Panginoon. At sumayo. Nasa Diyos yung puso at iwa. At sa Diyos. At sa Panginoon at Diyos. At sa Diyos. Ang naming mga pagyarihan, kung ito marapat ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon niyong binubos ang ginanap na pagdubos ng iyong anak si Yesu Kristo na siya nakalugyok sa kanan mo. Isirin kayo yung bulukob sa mga taong binubos na iyong hinarap ko bilang kapatid ng Kristo Jesus. Araw ngayon na pagsira ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang binubos na bansa, ikaw ang dinadakila. Isirin kayo lumilit ha ng pagkakaisang iwa. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuli sa iyo na walang umpay sa kalamitan. And then bubuli sa iyo. Isa namin papalito na iyong likod kasama namin ang Subispo Silo Santonio at ng lahat ang nananalig at nagpapalaganap ng palalabay katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ng iyong mga anak na ngayon amin ilinalalangin. Ang aming pananampalataya ay babatid mo, kayo din ang pagsigap namin maging tapat sa iyo. Ang paghahangin ko at pagpupuri ay iyong iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay. Para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan sa pagdulog namin sa iyong patakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaysa na buong simbahan, inararangal namin ngayon, unang-una, ang dakilang kamisa ng Pentecostes nung magpakita sa mga apostol ang Espiritu Santo sa anyo at mga dilang apoy na lumabag sa kanila. Pinararangal namin ngayon unang-una ang ilan ng Diyos at ang Panginoon namin Yesu Kristo, si Maria, Malulhating Birhen. Pinundihin ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpan ng mga apostol at martir at lahat ng mananal. Manangin, iyong tagapin ang handog nito ng iyong bumangkan. Lubi mong kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipitulot na kami mawalay sa iyong kailanman. Ibilan mo kami sa iyong mga hingiran. Manangin, basbasan mo ang mga handog namin ito para pati mong sanggahin ka namin sa spirito ng katotohanan o kaya para sa amin ito ay gawin mong maging katawan ng dugo ng pinagmamalang anak na aming panahon.
Jesucristo. Nung bisiras sa pagpapakasali, ginawa na niya ang tinatay sa kanyang pagalang-galang na kamay. Tumingala siya sa langit sa iyo, Diyos Ama, ang mga pangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinatay, inibot sa kanyang mga alagad, at sinabi, "Tanggapin niyo ang aking kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Ngayon din naman, nung matapos sa kapunan, hinawakan ng kalis na ito ng pagpapala. Saan ang managkagal-gal ng mga kamay? Muli kanyang pinasalmatan, tinibot niya ang kalis na niyang nalagat at sinabi, "Nagabihin niyo yung lahat ito at iluin. Ito ang kalis na namin dugo. Dugo ng bago mo ng antipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ang mga kasalanan. Gawin mo nito bilang pag-alaalan sa akin." Ipag-uwi na ito ng istero na natin. Sa dakilang dambalan na sa iyong harap upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ni Kristo ay sa pakinggan ngayon dito sa banal ng kapal kami ay mapuspos ang iyong pagpapala at anang pagkawaspas. Ama namin, iyo yung kalahan na alam mong naunang yumao sa amin sa paghimlay sa iyong kapayapaan. Yamang ang tatak ng panalampalataya kagantaglay at sila ngayon ay pinagdarasal.
Sila at ang matanang nahihimlay sa kandungan ni Kristo ay iyong dinadalangin upang iyong pagbigyan makarating sa pasasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Kahit kami ay makasalanan mong likod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong pag-unawa at pagkababigay sa aming buhay araw-araw. Kaya kami kapatuloy kami makaugnay at makapilit sa iyong mga banal na apostol at martir, kasama ng Juan Bautista at lahat ng mga banal. Kami naman ay makapisa nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihan kulang na kulang, kundi pangundangan sa iyong pagpuno sa aming kaunangan. Sa kanyang pamahinan, ang mabubuting kaloob nito ay laging pinag-iiral, pinababanal, binubuhay, pinabasbasan at sa aming binibigay. Sa pamahinan ng Kristo, kasama niya sa kanya, ang lahat ng pangalan at papuri sa iyo, Diyos, ang mga makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan na niya. Salamat po.
ano siya niya natin sa mga kasalanan ng salitan? O abalan niya tao sa kini? O lebo? Thank you.
Sinunod po tayo ang ating kasabi ng karabi at kalata para sa kaganan sa buhay at tao. Ama namin ang pagpahal, ikaw ang tumika na pangahasan natin buhay. Iikahin mo buko at bawat tao ay iyong kawangas at kalawa. Pagkalooban mong ating naglakas at tapa upang ipagpatrol at pangalagaan ng buhay sa tao mula sa natukunan hanggang sa kusang pagpanaw nito. Nagsusumamo kami sa iyo para sa iyong awa, lakas at kapayapaan sa lahat ng nasangkot sa abortion. Tuloy pa ng maging handa kami upang tulungan na maibisan ang pinalian at hilang ng mga ababalihang dumaranas at hindi nagsugilan sa hinang kanilang kulaga ng tao. Pinabanalanin din namin ang aming mga binuntot ng babakas upang sila'y gabayan ang biyayang Espiritu Santo na manitigan ayon sa pananampalataya sa iyo sa pagkarangina sa sakit ito. Pahanahinin ang aking kaibiginan, pinagkakatiwala namin sa iyo ang mga nipilin natin para sa buhay. Hinihiling natin ito sa pamamagitan ng Yesu Kristo ang aming Panginoon. Mahal na Binhen ng Guadalupe, Santa Rosa ng Iman, San Lorenzo Luis, mas tayo po tayo. Marami pa pagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sanglayan sa iyong mga bigay buhay sa kanilan. Ang iyong pagpapalag-talog sa amin ay iyong panatilihin upang lagi masaganang dumaloy ang Espiritu Santo. At ang aming pinagsaluhan sa pagdilingon na ito ay magdulot ng magtunad sa pamamagitan ng Yesu Kristo. Pagpasalamatan niya. Amen. Sumunod ang Panginoon. Amen. Huwag pagpalagyan ng mga Panginoong Diyos, ha? Na ang Espiritu Santo. Amen. Ibigay mo ang mga pagkakataon na tayo. Salamat sa Diyos.